good morning. Para po sa ating plate number 2.2, at ito ay second plate for our second quarter. Ang gagawin po natin ay, the title is Forms of Line. Okay, so the materials that we will use is the pencil, eraser, the ruler, and of course the 30 by 60 triangle. So gagamit na po tayo ng triangle para masanay din po kayo na gumamit ng ganito para sa inyong third quarter and fourth quarter. And of course kung may TS square, pero kung wala naman po kayong TS square, pwede po kayong gumamit ng ruler para po sa ating mga horizontal line. Okay po, meron na po tayong Oslo paper. Pag nasa bahay po kayo, class, lagyan nyo po ng tape ang inyong Oslo paper. Oslo paper na meron na pong borderline. Sinasabi ko po sa inyo na damihan nyo na po ang paglalagay ng borderline. This is 1 cm. This is only 0 to 1 cm for your borderline. Ayan po. 0 to 1 cm, lahat po ng side ay 0 to 1 hanggang dito. And of course, our title block, that is only 0 to 1. This is 3 cm, 1 cm, 2 cm, and 3 cm. Don't forget to write your plate 2.2, your name, and this is your name. Ito po ang, ano po na to, naka-blank na ano space ay for your name, for your section. Don't forget to write your section, the Tansa National Trade School, the title, your teacher. Kung ako po ang teacher ninyo, pakilagay Miss Annalise Gilio. And kung si Sir Jose Donel Serrano, pakilagay Mr. Jose Donel Serrano, the DS. What is the DS? That is date started, date finish, and of course the score. Score po ang ilalagay natin. Ang gagawin po natin, nang dahil meron naman na po tayong Oslo paper na meron ng borderline, gagawa po tayo ng box. Okay, so hahatiin nyo lang po ito. This is 28 cm ang kalahati, or 28.5 ang kalahati dito po siya. Or class, para hindi nyo nahatiin kasi hinati nyo naman kanina, itong linya na po na to, nakikita nyo, idiretso nyo na lang po ito pataas using this 30 by 60 triangle. Ngayon, kung wala po kayong TS square, pwede naman po ang ruler po natin gamitin. Hawakan po sa gitna. Ayan po. Hawakan po ito sa gitna. Kailangan may pwersa, and then construct vertical line. Ngayon po, nakuha na po natin ang kalahati. Susukatin po natin ito. Ito po. Ano po kaya ang kalahati ng ating box po? Ito, kalahati po ng Oslo paper. Dito na lang po tayo. 18. Dito po ang start dito. Mag-start po kayo ng measurement sa 0 hanggang 18 po. Gawin natin 18. Ang kalahati po niyan ay 9. Ayan, lagyan ng dot. 0, 18, ang kalahati ay 9. Bakit ko po sinusukat yung magkabilang side? Kasi para po pantay ang inyong mga linya po. Okay, using this one, our TS square, ayan po. Light lines po, manipis lamang po na linya. Ayan, meron na po tayong box. Pwede naman pong anuhan na natin. Kapalan na po. This one, kung wala pong available po na 30 by 60, pwede naman pong ruler na ang gamitin po. Pero ina-advise ko, class, bumili na rin ng triangle. Okay, meron na po tayong box. Okay, ang forms of lines, nang dahil forms of lines ang plate 2.2 po natin ngayon, meron po tayong vertical line, horizontal line, inclined line, and of course the curved lines. Yan po ang ating
forms of lines. So, ang una pong gagawin, gagamit po tayo dito. This is only our 0 to 1 cm pa rin po. Tingnan nyo, class. Dito sa taas, or dito tayo mag-start. Lagyan nyo lang po, 0 to 1 cm. 0, 1 cm, lagyan ng dot. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan po. Tapos dito din po sa baba para pantay. 0, mag-i-start po tayo from 0 na measurement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan po. So, yan po yung ating vertical line. Okay, paano po ang gagawin natin? Gamit po ang TS square and then triangle. Ayan po. Kailangan i-adjust. Pantay yung linya. Ayan. Vertical line. I think hindi siya nag-ano. Tingnan po natin para kasing may mali yung ano ko. Pwede naman po ito pag naanuhan nyo na. Oops. Ligtarin ko. Kung walang available po na ano. Pero, ang dapat po talagang gamitin ay 30 by 60 triangle. Ayan po ang purpose kung bakit ko nilinyahan po sa taas at saka sa baba. Pwede din naman po ito. Kasi I think may mali po yung aking pagkakalagay ng ano. Kasi parang pumasok siya. Tingin ko nga. Ayan po. Kailangan mo siyang i-adjust. Ang triangle kasi ay hindi po yan nagkakamali ng... Ayan siya. Tapos kailangan maano po yung inyong lapis. Ito, class, ay hindi freehand na katulad ng pinagawa po namin sa inyo last time na freehand po ang pagkaka. Ito ay mechanical. Ginamitan natin ng mechanical instrument. Ayan, meron na po tayong vertical line. Ngayon po, ang susunod ay horizontal line. Ano po ang horizontal line? Nakahiga po na linya. Okay, so measure din po tayo. 0, start with the 0. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung meron kayong T-square class, pwedeng hindi nyo na guhitan sa kabila dito. Kasi pantay po ang linya niyan. Pwedeng ito na agad ang gamitin ninyo. And then ito. Pero kung wala kayong T-square at ruler lang, para maging pantay, ayan o, 1 cm. Nakikita nyo, class. 1 cm. Kita nyo. 0 to 1 cm kahit hindi ko yung ginuhitan. Ayan, nasa na tayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan ha. Kung wala po kayong ano, class. Kung wala po kayong pantay mo lang. TS square, pwede namang ruler, class. Ayan, di ba? Para maging pantay siya. Huwag kayong mamroblema. Mamaya, bumili kayo ng TS square. Okay lang, ruler ang gamitin. Pero pinapakita ko lang sa inyo na TS square at ruler ay pwedeng gamitin, class.
At mas madali kung TS square ang gagamitin. Kasi diretso lang yung linya, hindi na sukat ng sukat. Ayan, di ba? Meron na tayong horizontal line. Ngayon po, ang susunod po natin na gagawin ay ating inclined line or inclined lines. So, ito po, gagamit po tayo ng 30 by 60 triangle. Hindi na kailangan magsukat kasi this is 1 cm. Ipapantay na lang po natin ito at dito. Ayan. Again, kung wala kayong TS square, pwedeng gamitin ang, kita nyo class, pwedeng gamitin ang ruler para dito sa sangkalan ng TS square. Ayan. Baba nyo class. Ayan, diba? Kikita nyo ba? Ayan. Hindi na kailangan pang magsukat. Pantay nyo lang dito. And then, from left to right, yan po kasi yung gamit ng triangle to construct vertical line and inclined lines. To construct vertical lines and of course the inclined lines. Napakadali lang class para masanay kayong gumamit ng ating okay, ayan ang inclined lines. Ngayon paano po ang gagawin natin? Wala nang ano po dito. Ngayon, wala na po siya dyan. Dito naman po ay magme-measure tayo para sa ating curve line ng ayan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Yan naman, dyan naman tayo magpa-follow. Dito naman po tayo na magpapalo ng linya, pero parang masyadong malaki. Ah, kailangan ito. Tapos yan. Parang lumaki siya na 1 cm. Parang nag... Wait. Pwede siguro munang linyahan natin ito. 1 cm, 2 cm, 3 cm, ay, mali. Nakita nyo class, mapapansin mo yan pag nagkamali kayo ng ano, linya. Or lagay ng ating TS square. Diba, bumaba. Huwag kayong matakot magkamali. Madaling magbura. Basta, hindi thick lines ang inyong gamit na linya. Okay, meron na po tayo. I-continue po natin ito. Ito. Yan. Pwedeng... Hindi naman. Ay. Kailangan lang maging maayos yung parang lumiit kasi dito siya. Ah, by 2 ang ano niya para mag 1 cm. Ayan. Kasi parang magiging 0.5 siya. So, buburahin ko siya. Ito kasi by 2 siya dito class kasi inclined niya siya. Ayan ha, okay na.
Nakuha nyo ba? Dito kayo mag-start. Pag lumipat kayo dito, dito kayo mag-start. Tapos by 2 dito, ha? Okay, para sa inclined lines. Kasi that is 1 cm. Kasi naka-incline mo nga siya. Okay, so meron na tayong vertical line, horizontal line, inclined line, and the curve line. Ngayon po, may papagawa ako sa inyo sa curve line. Ako ginawang ko muna siya ng ano, para pantay-pantay ang magsukat po tayo dito. Lalagyan po natin ng vertical line para maayos po yung inyong curve line. Ayan. Kahit pag may triangle kayo, kahit hindi nyo na yan sukatan sa baba. Manipis lamang po na linya ang aanuhin nyo, ha. Manipis lang class na linya. Shout out sa lahat po ng estudyante ko. Sana makatulong po ito na ating video tutorial sa inyo. Paano gumawa ng manipis na linya? Extend nyo lang yung lapis nyo. Huwag nyo diinan. Ayan, extend nyo lang. Huwag nyo diinan class kasi nga ang hirap magbura. Okay, ayan, meron na tayo. Paano tayo gagawa ng curve line? Start dito hanggang dito. Ganyan, para pantay po, diba? Pwede nyo na itong anuhin class, idiin. Parang dito tayo magtatagal sa curve line. Ayan. Ito, ayan. Ganun lang. O, balik, balik. Kita nyo, class? Okay, balik hanggang dito sa ano. Para pantay lang siya. Para tong may guidelines katulad ng inyong ano sa baba. Title block. O, diba? Pwede nyo namang nipisan. Pwede nyo ganun. Pwede rin kayo dyan mag-start. Basta naka-curve, naka-curve siya. Ayan. O, oh, diba? I think sumubra ako dito. Sumubra. Mahalagang burahin niyo yung inyong mga existing lines. Para sa aking estudyante, sa lahat ng estudyante namin ni Sir Serrano, shout out sa inyo class. Ayan, di ba? Pantay-pantay yung curve line niyo, magandang tingnan. Mega love shout out sa sumusuporta ng aking channel. Thank you so much class. Shout out sa inyo. Sana may natutunan kayo sa video na to at saka sa painting na binabahagi ko sa inyo sa ating plates, sa ating mga activity. Sa borderline, may matutunan kayo. And of course, sa title block, magagamit naman ninyo for our or for your grade 8. Ayan. Lapit na tayong matapos. Tatlo na lang. Yay! Pwede ninyong gawing makapal itong linya na to. Yung inclined lines natin. Ay, hindi nagdugtong. Pwede nyo gawin yan. Yan. Bakit ganun? Ang liit na. Ang busidi diretso dito. Ayan, yehey, malapit nang matapos.
This is our plate number 2.2. The title is Farm Sublines. Hindi ito freehand. Hindi ito freehand class. Gagamitan to ng mechanical instruments. Ayan, nakita nyo. Don't forget to write your name dito. Like, for example, yung pangalan nyo. Jose Serrano. Si Sir Serrano po yun. Example lang naman. Jose Donel, shout out sa aking co-teacher. Si Mr. Jose Donel. Ayan. Lagyan nyo ng apelyedo. Halimbawa, ang apelyedo nyo ay Serrano. Serrano. Okay, ayan po. Napagod na yata yung kamay ko. Okay, so that is our plate number 2.2, forms of line. And then our Oslo paper. I do hope may natutunan kayo class. Pwede nyo nang i-tick lines or gamitan ng makapal na linya. Ito, 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 ito. And then of course the title block. That is lahat ay uppercase. Pag sinabi po natin uppercase, lalaking titik po. And then forget to write your DS. What is your DF? The date started, kung kailan kayo nag-start, and of course the date finish. Okay, so ipasa ninyo sa amin ng nakabura lahat ang existing lines. Okay class, thank you so much for this time. I hope may natutunan kayo. Bye-bye! God bless all!